Bago nga bahay mo, hindi mo naman matira. Dapat kapag bago yung bahay mo, lilipat ka na kagad. Pilin bahay, lilipat. Hindi na ganun yun. Pero yan ang mga katanungan sasagutin natin ngayon dito sa video natin. Hi, I'm Pink. And I am Abby. So, na-turn over na sa amin ang bahay. Pero, ano nga ba ang nga dapat gawin? Para sa mga kagaya namin may bagong unit turnover, sa mga may balak kumuha ng mga bagong unit, and para lang sa mga trip lang manood sa YouTube, para sa inyo itong video na ito. Una sa lista ko ay ito. So, na-turnover na yung bahay. So, anytime na gusto kong pumunta dito sa unit, is makakapunta tayo dito. Pangalawa, dahil turnover na ang unit namin, gusto na namin agad ilipat yung mga gamit namin. At dito na mag-settle down. New house equals new chapter sa buhay namin. Welcome sa adult life. Siguro naman kayo din ganun din yung nasa isip nyo. Dahil may mga nagtatanong sa amin kung kailan kami nilipat dito, hindi din namin masagot kasi ang dami pang problema. So, bago nga yung unit namin, pero ang dami pang kailangan gawin. So, paano na? Question number one. Bakit nga ba hindi pa tayo pwede tumira dito? Unang-una, wala pa tayong kuryente. So, nasabi natin ito sa unang video natin. So, unless hindi mo kailangan ng kuryente, so pwede ka na lumipat dito. So, kung gusto mong magkandila lang, magtapa, okay naman yun. Pero, sabi sa amin, yung application ng electricity is 1 month long. So, 1 month daw at least makakabitan na kami ng kuryente. So, yung application namin dito is ongoing naman. Hopefully, by the end of the month, meron na kami kuryente. So for the meantime, pag nagpupunta kami dito, sabi naman sa amin ni Sir Jonathan, so by the way, Sir Jonathan is isa sa mga maintenance natin dito sa Amaya. So pwede daw na tayo lagyan ng temporary na kuryente, so later on, makita natin kung paano siya nalilista. So para pala dun sa application ng kuryente, no? Luckily, nagbigay sa atin si Amaya ng application form na tayo yung nag-fill up. No? Ano nangyari, si Amaya na yung maglalakad para sa atin. So actually, 9,000 yung kuryente, no? Gusto sana namin tumawag kaso baka mamaya makikabit sa amin 110 volts lang, so kawawa naman kami. Ang requirements lang na hiningi sa amin is yung photocopy ng ID na merong 3 specimen signature, tapos sila na yung magpapasakay. So siguro kung ikaw mismo yung maglalakad, baka mas mura siya, pero since si Amaya, baka meron lang maliit na pato. So, sa amin, okay na siya kasi hindi na kami mag-delete para magkasikasa nito. Ayun, ang hintay na lang namin makabit yung kuryente sa amin. As mentioned, kasama natin si Sir Jonathan. So, siya yung naglalatag ng linya natin para magkaroon tayo ng temporary na access sa ating kuryente. So, ayun, Sir Jonathan. Yun ang sa kuryente. Pero paano naman sa tubig? So sa water naman, tayo mismo yung maglalakad para sa water application. Ang nangyari is pinuntahan ko siya last Wednesday. So para makita niyo yung journey ko nung nag-apply ako ng water is panoorin niyo itong video. Hi guys, so today, lalakarin natin yung para sa ating barangay certificate, yung certificate of residency. So, yun yung kailangan natin, isang requirement para dun sa hinihingi ni Santa Maria Water District. Ang kailangan natin is our photocopy of ID and certificate na, ayun, para po siya na dito talaga kayo nakatira kay Amaya. So, punta natin si barangay muna, pero bagay magpapalit naman yung natin kasi sobrang na ride niya. A few moments later. Guys, so papunta na tayo kay barangay. Nag-beer up lang ako and then
Papakita ko sa inyo kung gaano siya kalapit dito sa kamay. So from sa bahay, pupunta tayo kay barangay. So let's go. So natapos na tayo sa pagkuha ng certificate of residency. So mabilis lang naman, parang inabot lang ako ng mga 15 minutes dahil sa mga nakapila. Pero pag nandun na kayo, mabilis lang naman yung pag-process nila. So ayun, diretso tayo sa Santa Maria Water District. Okay guys, according kay Google, 11 minutes lang daw. Sana makarating tayo agad dahil napakainit po ng panahon. So guys, malapit na tayo sa Santa Maria Water District. Sabi dito 1 minute na lang. Ayun, kung nakikita niyo yung building na yun, ayun na siya. Pasok tayo, hopefully konti lang yung tao para mabilis tayo matapos at makauwi tayo. Guys, meron tayong good news at bad news. Good news is, ang bilis lang natin natapos. Siguro wala pa tayong 10 minutes, okay na siya. Ang bad news ay, kulang yung documents natin. Okay naman na yung mga documents natin kanina, like yung photocopy ng ID, certificate of residency from barangay, tapos yung transfer certificate title, and then, ang hinahanap nila is yung contract to sell. So, sabi naman ni Madam na nagkasi sa atin, okay na yung documents natin. Ang gagawin na lang is, pasa natin next time na kasama na yung contract to sell or yung CTS na tinatawag. So, ayun, medyo maingay dito at mainit. Mabalik muna tayo sa ating unit para magpahinga bago tayo buwan. Okay? A few minutes later. Hi. Okay guys, nakabalik na tayo from Santa Maria Water District. Ayun, mabalik kami this Saturday para mag-apply ulit. Hopefully, nasaan nyo yung document para mapiliin yung application kasi wala kayo tumin. So, yun yung naging journey ko last Wednesday. So, nabigo tayo, hindi na nila yung application. So, kanina, nilakan namin yung application namin sa Water District dahil dala na namin yung contract to sell. So, thank you to Amaya for sending yung signed na notarized copy ng aming contract to sell. So, naipasa namin to kanina kay Santa Maria Water District along with yung mga requirements na nabanggit kanina. So, binigyan lang kami ng forms na pipirmahan and then, nagbayad lang kami ng 500 para dun sa initial na service fee. Tapos, after nun, ang gagawin daw is pupunta na siya ni inspector dito sa unit natin. So, from there, kapag ka na-approve na yung application natin, nag-okay na siya kay inspector, that's the time na meron tayong babayaran na kabuuan, which is amounting to 6,123. So, ililess yung 500 pesos, ang babayaran na lang natin na remaining is 5,623. Bibigyan naman daw tayo ng notice ni Santa Maria Water District kapag pwede na tayong magbayad. So kung ito-total natin yung babayaran, meron tayong 9,000 for electricity and 6,123 for water. And then, pag tinotal natin ito, syempre medyo masakit-sakit din, lalo na kung ang pinaghandaan mo lang is turnover mo, hindi mo alam na gano'n ka pang babayaran. Kaya guys, dapat meron talaga kayong savings para dun sa monthly mo na binabayaran sa bahay and para dun sa monthly fees mo sa homeowners. Diba? Ang laki na ng binabayaran mo? So, eto na nga. Diba? Turnover na yung unit natin. So, ang sabi nila, lipat na kayo, tira nyo na lang kasi may unit na eh. Eh, unang-una nga nabanggit natin, wala pa nga tayong electricity. Wala pa tayong so, paano tayo lilipat? Pangalawa naman, kahit sabihin natin meron na tayong electricity and tubig after 1 month, gustuhin man namin lumipat, wala pa kaming gamit. Wala pa kaming gamit sa ilipat, so baka mga patayin tayo naman. Paglilipat namin yung mga gamit namin. Pero meron pala tayo.
tayong gamit. Di ba may napanalunan tayo nung raffle? So, yes. Siya, nanalo siya sa raffle nung multi-purpose cooker. Sabi nila, swerte daw ang buntis sa mga raffle. Yes, totoo nga! So, yun, nanalo siya. And also, thank you kay Sir Chito kasi nag-donate siya sa akin nung napanalunan sa raffle, yung single burner na gas. Thank you, Sir Chito. And also, kung meron kayong mga appliances na hindi nyo ginagamit, kami po, willing na willing po kami tumanggap ng mga to. So, pay it one. So, to answer yung question, kailan ba kayo lilipat? Ang sagot dyan is, relax lang kayo. Kasi kami nga relax lang eh. Bali, pag-iipunan muna namin yung mga gamit ito para paunti-unti magpupuntar kami at makita nyo na mapupuno na yung bahay namin ng mga gamit. Kasi, di ba grabe yung, nung nagpunta kami sa Ace Hardware, nagtingin kami ng gamit na temporary lang sana, parang pansamantala na pwede namin bilhin para may magamit kami dito. Pero, parang yung pansamantala na yun, nagiging pangsamang loob. Nakakasama ng loob yung presyo. Kasi ang mamahal. At kung ano man yung mga gamit na bibili namin sa future na paunti-unti, abangan niyo yung mga susunod namin videos para ma-share namin sa inyo kung paano namin pupunuin yung aming bahay. Na-cover naman na natin yung mga dapat natin pag-usapan sa video na to. Tapos kung meron pa kayong mga gustong malaman, feel free to comment down below para masagot namin yung mga tanong ninyo. Or pwede nyo naman i-comment kung ano lang gusto nyo sabihin. So babasahin naman namin ito at magre-reply naman yun. At dahil nanonood na lang din kayo, make sure to click yung like button, mag-subscribe na rin kayo, and i-click nyo yung notification bell para maging aware kayo at ma-alert kayo kapag meron kaming mga bagong video. And also, gusto namin masalamatan lahat ng nanood ng first video namin. Thank you sa inyong lahat. And yung sa mga hindi pa nakakapanood, yung link ng video na yun is nandun sa main description. So, hanapin nyo lang siya at panoorin nyo namin. And also, thank you sa mga nag-comment sa aming first video. Meron isang notable comment doon kay Tita Inchang. So, ninang namin siya sa kasal. Hey, so, thank you very much po sa pag-appreciate sa video namin. Hopefully, masubaybayan nyo kung paano mag-grow yung aming bahay at yung family namin. Thank you. Thank you! So habang naghihintay tayong lahat, may process yung kuryente natin at yung tubig, ang pag-uusapan naman natin kung bakit ba kami kumuha dito sa Kamaya, magkano ang down payment and magkano yung monthly amortization natin. Pero hindi yan ngayon, ah? Oo, hindi siya ngayon. Pero abangan siya sa mga susunod namin mga videos. So, click like, subscribe, and yung notification bell. Okay? So see you sa aming next video.